When I hosted the press launch and the concert, you were 6. Mm, ngayon, 5 kayo. Ito ba ay sure na na 5 na lang ang Calista? What happened to the other member? Thank you so much, po. Thank you, po. Thank you. Well, dito na natin masasabi, oh. I'm sure nagtatanong mga fans nyo, ano nangyari? Parang, hindi na, pamalana natin si Liza po, na dating member nila. Hindi na natin madalas nakikita. Yes. But kasi kaya ko siya naitanong, I am coming from your word na mas naging bonded kayo, mas yung support system nyo is mas naging mahigpit na talaga. Anong nangyari? medyo ano po, kasi syempre hindi pa naglalabas ng official statement po yung management namin. Actually, ito na siguro yung magiging official statement natin na yes po, Calista is now a 5-member group. Si Liza Comia po is chose her path, yes, her own path, and we respect, we truly support her decision. Wala po kaming masamang naging paghihiwalay, naging maayos po lahat, even sa management po, smooth naman po. So we're very, very grateful po sa naging samahan po namin with Liza, nung 6 members pa po kami, and kung ano man po yung magiging decision na naman is susuportahan pa rin naman po namin siya dahil love namin siya. Another question. Siyempre, I'm sure lahat kayo may mga hard words and meron kayong mga sleepless nights, diba? Na dumating sa punto na gusto nyo rin tumigil at gusto nyo rin i-give up dahil na-miss nyo na yung family nyo, dahil may mga bagay kayong naiisip na gusto nyo gawin, hindi nyo magawa dahil iniisip nyo yung kagrupo ninyo. And then, dumating yung araw na nag-decide siya na iwan ang Calista. Kahit okay kayo, may naramdaman ba kayong sakit na ba't nung kami hindi namin naisip na iwan yung grupo dahil mahal namin ito at sabay-sabay kami nagsing. Ano po, honestly, medyo malungkot din. Sorry ha, I'm just asking this direct to the point because katunay na boy naman talaga, diba? Sabay-sabay kayong nag-training. Sabay-sabay, no hate for Liza, diba? It's her decision. But I need to ask you this, kasi siya mga tao kayo. Nasa ang babata niyo pa, diba? Tapos parang kayo nga napapagod din, gusto niyong mag-give up, pero na, hindi kayo bumitaw kasi inisip ni Denise, si Anne, inisip ni Anne, si Dane, kay L to Olive. And then parang ako, kunyari fan point of view, nasubebeyan ko kayo from the beginning and then out of nowhere, wala na siya. As a fan, masasaktan ako. Sa amin po, honestly, nasaktan din po kami. Especially like pa yung mga moments na kami roommates po kami. Kami tatlo ni Ate Lai. So like may moments na nakaka-miss. Parang tatlo tayo nag-uusap dito lagi. Pag like every night, kulang na ganun. Tapos pag trainings, hindi na kami anim na ano. Parang minsan pa nga, pero anim tayo. Hindi. Parang ganun. Parang masakit siya. Kasi syempre, from the very start, like sabi sa inyo, mainit eh. Medyo ano eh. Parang sa lahat po ng ano, like sa blood, sweat, tears talaga, like sa lahat ng problema, sobra. Parang sanay kami na daming pinag-iyakan. Anim kami, sobra. Lahat talaga. Like personal man yan na problems or outside problems, parang sanay kami na anim. So, hindi namin madedeny na in a way, parang nasaktan din kami. So, yeah, especially sa fans. Kasi na-build up na rin, kumbaga, ang dami na nagsusuporta kay Ate Liza. Then, ganun nga, parang wala pa na release. So, I think, this is it. Oh, po, marami.